Good evening, everyone. Merry Christmas. Yeah, palakpakan po natin ang Diyos. And in this gospel and all the readings, the Lord is giving us an opportunity to rejoice. Magsaya daw tayo. So I like this song. It's very simple, but I think it will set the tone why we need to rejoice. Sing with me. Yung, this is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Yan. The reason why God wants you to rejoice is that God wants you to be beautiful. Tagalog, ang laong nagdiriwa at nagsasaya, gumaganda. Kaya, bawal ang pangit sa Pasko. But this God gave us all the reasons to rejoice. The reason to enjoy life. And He Himself is the reason to rejoice. That is the meaning of Christmas. The meaning of Christmas is that Jesus came into our life. Hindi si Santa nagbigay ng regalo. We are totally lost. Christmas is giving gifts. Yes, God gave us gift, and that is Jesus. This Christmas, many are thinking what to give. Alam ko, lahat ng nagmamahal, nagbibigay. There is this saying, you can give without loving, but you cannot love without giving. Wow! Lahat ng nagmamahal, nagbibigay. And our God was the first one who introduced on how to give and what to give. Ibigay sa atin si Jesus. God gave us Jesus. And sana, and God is hoping that we can also give Jesus to others. This morning in Monte Maria, it's very interesting. There was this guy, pangalan niya Ajay. Si Ajay hindi Catholic. Somehow, nahil siya. He got healed in one of our healing masses. Nung namin ko po siya, hindi na po siya makalakad. He cannot breathe, he cannot walk. But he is fond of playing tennis. Ano po siya eh? Tennis aficionado. Siya po ang representative ng International Tennis Federation. Dahil ang isang hindi Katoliko, siya po yung Hindu. Since then, he started attending the Mass, and yesterday, he talked to me and said, Father, I want to become Catholic and I decided to be baptized today. Sabi ko, I have to talk to you. It's not working that way. But I feel God already. I said, yes, you feel God already. Go to Monte Maria. So he went to Monte Maria. Kasi gusto na magpabinyag. You know what happened in Monte Maria today? His wife, who was born, baptized, and raised Catholic, first time ever na experience ang God. And this is what she said, and I quote, first time I experienced God, ganun pala. First time I experienced Jesus, I can get over it. All the hurts, all the emotional pain, just disappear like that.
Wow. I'm telling you this because I know for sure there is the dynamics. Yung asawa, yung lalaki, hindi katoliko na experience at Diyos, ito naman katoliko, na simpan ang simpan, lagi nasisipahan, hindi nararamdaman ang Diyos. But the thing here is, when you encounter the Lord, all your pain will disappear. That's why she was crying, but she said, I'm very happy because first time ever, I'm now liberated with this anger and bitterness. Now I have the reason to celebrate. Marami po sa atin ang ganyan. Marami pang galit sa dibdib. Marami pang alinlangan. Marami pang takot. Marami pa po tayong iniisip. Like Christmas is coming, what will you give to your loved ones? And what will you give to yourself? Can you please give Jesus to yourself and to others? How can we give Jesus to yourself? Pray to God that you will encounter Him today. At po yung mga sakit nyo, gagaling kayong lahat. Amen. Hindi po tayong gumaling lahat. Everybody should be healed. Everybody. Everybody should encounter healing. Because God loves us and He became human being. Naging tao ang Diyos. I just arrived all the way from San Diego. Kasi naalaala mo po yung aking istorya. Months ago, last August, you know, my father Francis and I went to Palawan for a retreat. Nagpunta po kami sa retreat. Tapos meron po doong madre. Yung madre na to, yung pinakakain, ang drawing sa kainan, nakita po niya yung ibong patay. Tama po na po yung ibon sa basurahan. Nakita po ako umalik. Nagbago na nag-isip. Inilagay po yung patay na ibon sa aking kamay. At ang sabi, Father, buhayin mo. Ako naman, sabi ko, ano nagawin ko dito? So, hinawakan ko. Sabi ko, bahala na kayo, Panginoon. It's up to you. Alam niyo po ang nangyari sa ibon. Lumipad. Nahimatay ang madre. At sa San Diego, mga kapatid, ganito ang nangyari. Sa San Diego, mayroong reporter, 2 years ago, ako po ay in-interview. Sa interview po ng reporter, pagkatapos niyang i-interview ako, nagpa-bless ng tubig. Umuwi sa kanila, naiwan sa kotse ang tubig, nung hinahanap ang tubig, ang sabi niya, Papi, where's the water here? Ang sabi ng nanay, oh, I watered the dead plant. Sabi niya, my God, it's a blessed water. Ay, ano magagawa ko? I thought, kasi, you know what? 2 days after, binalikan yung halaman, namumulaklak na. At ikinukwento ko po ito sa inyo kung ang Panginoon yung patay na halaman na bubuhay. Yung patay na ibon binubuhay. Kayo pa kaya masakit na ang mga ulo? Kayo kaya kaya may cancer? Kayo kaya tao? That's why Jesus told St. John, sa Apostles of St. John, go and tell John,